Maniniwala ka ba kung sabihin kong isa itong tulay sa Pilipinas na malapit mo nang masilayan? Kung hindi mo pa alam, isa lang naman ito sa daan-daang proyekto ng Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Ito ang Binondo Intramuros Friendship Bridge, or commonly known as Binondo Intramuros Bridge. Inaasahan na makatutulong ang tulay na ito para ma-decongest ang traffic sa kahabaan ng Jones Bridge, Delpan Bridge at kalapit na lansangan dito. Pero bago tayo mag-umpisa ay inayahan ko kayong mag-subscribe sa aking channel para ma-update kayo sa mga videong katulad nito. Halina't ating alamin ang status at update sa ginagawang tulay na ito sa pagitan ng Binondo at Intramuros. Let's go! Good day mga sir. Medyo hapon na po, alas 4 na, mag alas 4. So welcome ulit sa panibagong vlog natin. So, ngayong araw ay pupunta tayo sa bagong tinatayong tulay dito sa may Binondo at Intramuros. Ito ay ang Binondo Intramuros Bridge. So yun, puntahan natin dahil medyo malapit nang matapos yun. So kailangan nating malaman kung ano na status nito. Kailangan natin i-check kung ano na yung progress ng tulay na to. So yan, tara, samahan nyo ako at puntahan natin yung Binondo Intramuros Bridge dito sa malapit sa may Jones Bridge. Alright, let's go! Ang Binondo Intramuros Bridge ay kukonekta sa Solana Street sa Intramuros at San Fernando Street sa Binondo. Ito ay matatagpuan at kasalukuyang itinatayo sa lungsod ng Maynila. Ang ginagawang tulay na ito ay pinunduhan ng Chinese government ng mahigit 3 billion pesos. Ayon sa DPWH, ito ay 4 lanes bridge na may habang 680 meters na sumisimbolo sa pagkakaibigan ng China at ng Pilipinas. Ang Binondo ay itinatag noong 1594 ng gobernador ng Espanya na si Luis Ferres Dasmariñas bilang isang permanenteng pamayanan para sa mga imigranteng Chino, na kung saan dito na itatag ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Ang impluensya nito ay umabot na hanggang sa lugar ng Quiapo, Santa Cruz, San Nicolas at maging sa Tondo, Maynila,
na kung saan halos lahat ng uri ng negosyo na pinamamahalaan ng mga Filipino-Chinese ay umunlad. Ang Intramuros naman ay may sukat na 0.67 square kilometer na makasaysayang lugar sa lungsod ng Maynila. Dito naganap ang Battle of Manila during World War II noong 1945, na kung saan halos lahat ng istruktura dito ay pinadapa ng mga bomba. Sa paglipas ng panahon, ang Intramuros ay isa na sa sentro ng turismo sa Maynila dahil sa mga kamangha-mangha at makasaysayang pasyalan dito tulad ng Museo de Intramuros, Port Santiago, Baluarte de San Diego at marami pang iba. Dito rin matatagpuan ang pinakamatandang simbahan sa Pilipinas na gawa sa adobe stone, ang San Agustin Church. Naitayo ito noong 1607 at naiproklama na World Heritage Site ng Pilipinas noong 1993. At dito rin naitayo ang isa sa pinakamatanda at pinakasikat na simbahan sa Pilipinas, ang Manila Cathedral. Dahil sa lumalago na ekonomiya at turismo ng dalawang lungsod, ay ang pagdagsahan din ng mga tao at sasakyan dito na siyang nagpapasikip ng mga pangunahing kalsada sa lugar. Kaya naman noong 2017, sa state visit ng ating Pangulong Duterte ay napagkasunduhan na itatayo ang nasabing tulay at naumpisahan na nga ito noong 2018 at inaasahang matatapos ngayong September 2021. Base kasi sa unang plano, noong October 2020 pa dapat natapos ito. Pero dahil sa epekto ng COVID-19 ay medyo naantala ang construction ng proyektong ito. Inaasahan na mahigit 30,000 na motorista ang makikinabang dito araw-araw. At inaasahan din ng lungsod ng Maynila ang magiging epekto nito sa turismo sa lugar. Dahil sa moderno nitong disenyo ay siguradong maraming turista ang mapapaselfie dito. Dahil sa programang ganito ng ating gobyerno ay siguradong malaking tulong ito sa mga tao, lalong-lalo na sa mga motorista, hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas. Hanggang dito lang muna ang update natin sa tulay na ito. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Again, this is Rex and this is Rex Drone TV. Ride safe po sa ating lahat.